Doon po sa nakaraang video ko about sa pag-formulate ng broiler grower feeds, ipinakita ko po doon kung paano yung pag-mix ng sangkap na makuha natin yung tamang protina, which is 20% protein. Yan po ang para sa grower. Yan, sa broiler grower. Yan, yung patabain nating mga manok. Ngayon po, ang i-discuss ko naman dito ay tungkol naman sa fiber. Napakahalaga po ito. Importante pong maunawaan natin ito. Kasi po, sa mga hayop, may iba't ibang structure po ang digestive system niyan. Lalong-lalo na po ang manok, which is bilong po yan sa monogastric animals. Yung manok, yung baboy, yung itik. Meaning, yung monogastric po kasi, mga kapatid, ibig sabihin niyan ay iisa lang ang stomach niyan. Hindi tulad yan sa ibang mga hayop, tulad ng mga ruminants, tulad ng gaya ng baka na may apat. Can you imagine, apat po ang stomach noon, kaya nadadigest po ng maayos yung damo na kinakain nila kahit napakataas po ng fiber. Sa manok po, dahil single lang ang chamber noon, no, stomach noon, from stomach, itatransport yan sa small intestine, then idadigest doon, then transport na sa iba't ibang bahagi ng katawan, yung nutrients noon. Kaya dapat na ma-digest ng maayos yon. Yun po ang papel ng fiber. Once na ang fiber po ng pagkain o kinain ng ating mga alagang manok ay napakataas, hindi po yan matutunaw. Now, ang required fiber po ng mga alaga nating manok, kaya ang baboy, ay maximum of 7% lamang. 7% pababa dapat tayo. Huwag tayong tataas sa 7%. Kapag tumaas po tayo sa 7%, hindi na po yan matutunaw sa intestine ng ating mga alagang manok. Dahil sabi ko nga, yan ay belong sa monogastric animals, which is may single chamber lang o single stomach. Ngayon mga kaibigan, i-explain ko sa inyo, gagamit pa rin tayo dito ng dalawang sangkap, which is itong mais at saka ang BSFL. Gagamitin pa rin natin gaya nung ipinakita ko nung nakaraang video ko sa paggawa ng feeds, paggawa ng grower feeds. Kaya lang ang pinakita ko lang doon yung paghanap, pag-compute ng tamang protina. Kapag kakataon pong ito, sa video ito, yung fiber naman ang ipapakita ko sa inyo. Sabi ko nga, dapat ay huwag tumaas sa 7%. Dapat pababa tayo doon. Para po, lahat ng kakainin ng ating mga alagang manok ay matutunaw, madadigest. Pag nadigest ng maayos, maraming nutrients na maabsorb ang katawan ng hayop, ating mga manok, mas madaling lumaki, mas madali nating mapakinabangan. Assuming na gagawa tayo o magmimix tayo ng 25 pounds na grower feeds, yan po, nagre-require po ang grower feeds ng 20% na protein, then 7% na fiber. Ito po ang i-discuss ko sa inyo ngayon, ito, fiber. Yan, 7% na fiber na dapat ay makuha natin dito yan sa 25 pounds na grower feeds, which ang gagamitin nating materials ay corn and BSFL. Dapat po ay hindi lumampas ng 7% na fiber ang makukuha natin dito sa corn and BSFL. Yan po ang makikita nyo sa discussion na ito. Okay? Ulitin ko po, 25 pounds na grower feeds ang imimix natin at dapat makapagbigay lang yan ng 7% o mas mababa pa. Mas mababang fiber, mas maganda, mga kaibigan. Okay? Okay, dadaanin po natin yan sa box method. Ang una pong gagawin natin, gaya ng mga nauna kong vlog, isusubtract lang yan natin diagonally. Yan, 50 minus 20 is 30, parts po ang tawag yan. Then, the same. 9 minus 20, actually negative 11 yan. Kaya i-disregards po natin yan, o aalisin natin ang negative sign, kaya 11 parts po yan. Then i-add natin para makuha natin yung total parts, which is 41. Yan. Okay, next step natin dyan,
ay ito. Doon po sa corn kanina, nakakuha tayo ng 30 na parts. I-divide po natin niya sa total parts na 41, then multiply natin sa 100 para makuha natin ang ratio niya in percent. Yan, 73.18% ang ratio ng corn. Sa BSFL naman, the same. Ang nakuha natin parts doon na 11, then divide sa total parts na 41, then multiply by 100. At ito, nakuha din natin 26.82%. Yan na po ang ratio ng dalawang sangkap. Sa corn po, ito, 73.18, then sa BSFL, 26.82%. Now, para ma-convert na natin yan sa pounds, ganito lang. Yan. Kung A, which is corn, ang gagawin po natin kanina, di ba, nabanggit ka 25 pounds, grower feeds, multiply na natin sa ratio na nakuha natin, which is ito. Kaya ito ang lumabas sa kanya, 18.295 pounds sa corn. Then sa BSFL, yan, 25 pounds, multiply sa 26.82, which is ito, kaya ito, 6.705 pounds. Ngayon, ito na po yung rations ng dalawa, corn and BSFL, dapat po makuha na natin dito ang 7% na fiber, o mas mababa pa, mas mababa, mas maganda. Okay? At ito na siya. Yan, yung corn, nakuha natin yung ration dyan ay 18.295 pounds. Multiply natin yan sa fiber na 1%. Ang corn po kasi mga kaibigan, ang fiber niyan ay 1%. Meaning, ito po ang lumabas sa kanya. 18.295 pounds times 1%, 0.18295 pounds na fiber. Yan, nakuha na natin. BSFL naman, the same procedure. Ang BSFL po ay may 7.90% na fiber yan. Kaya ito, 6.705 na ratios niya ng BSFL, multiply natin sa fiber niya na 7.90. Ito po ang lumabas, 0.529695 pounds na fiber. Total natin yan, yan na, 0.712645 pounds na fiber. Dahil pounds po yan, percent po ang hinahanap natin, ganito lang yung mga kaibigan. So, last step, sabi ko nga, dapat ay hindi lumampas ng 7% na fiber to, ha. Mas mababa, mas maganda. Okay? 0.712645 divide natin sa 25 pounds. Saan ba ito galing? Ito po yung minimix natin na feeds, which is ito yan. 25 pounds po lahat yan. Then, para ma-convert na natin siya sa percent, multiply sa 100. Okay? Hindi natin. .712645 divide 25 times 100 equals, ayan mga kaibigan, nakikita nyo ba? Ayan o, 2.85058 pounds. Sabihin 2.85058% fiber. Yan. Ibig sabihin mga kaibigan, napakaganda po itong rations na ito ng mais at saka ng BSFL, dahil hindi man lang tayo kumalahati sa 7%, dahil ang nakuha lang natin ay 2.85% lang na fiber. Ganyan po ang pagkuha para malaman natin ang fiber content ng ating mga materials na ginagamit. Okay? Ulit-ulitin nyo lamang po yan at makukuha nyo kung paano yung kinukumpute. Maraming salamat po, mga kapatid.